Good day everyone, I'm Shilomie M. Lipon, and for today I will discuss the glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, commonly known as G6PD deficiency. An estimated 400 million people have glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency worldwide. It is most common in Africa, Asia, Mediterranean, and Middle East. What is G6PD deficiency? G6PD deficiency stands for deficiency in an enzyme called glucose-6-phosphate dehydrogenase. Ito ay genetic or namamana in which the red blood cell breaks down prematurely that causes condition known as hemolytic anemia. Ano ba ang cause nito? Ang gene natin ang nagpa-provide ng mga instruction para gumawa ng enzyme na tinatawag na glucose-6-phosphate dehydrogenase. Ang mga tungkulin ng enzyme nito ay may kaugnayan sa normal na pagproseso sa ating carbohydrates. Ito din ang nagpa-protekta sa red blood cell from the effects of potential harmful molecules na tinatawag na reactive oxygen species, and also produce compounds that prevent reactive oxygen species from building up to toxic level within the red blood cell. If the mutation in the G6PD gene reduces in amount or alter its structure, the enzyme can no longer play its protective role. As a result, reactive oxygen species can accumulate and damage the red blood cell. So what are the signs and symptoms of G6PD deficiency? Una, mabilis na pagtibok ng puso, pagkahingal or difficulty sa paghinga, ang kulay ng kanilang ihi ay dark or yellow-orange, fever, fatigue o labis na pagkapagod, dizziness, pamumutla, at jaundice o paninilaw ng kanilang balat at puti sa kanilang mga mata. What makes it suspect? First, clinical presentation after hemolysis. There are signs and symptoms of fatigue and dark urine na may similarity sa color ng Coca-Cola drink, and also verbalization of back pain. Second, past medical history which the patient has history of neonatal jaundice and cholelithiasis in which there are formation of gallstone. And lastly, the episodic signs of anemia that can be seen with splenomegaly or paglaki na kanilang spleen and also jaundice. Paano makonfirma na may G6PD deficiency ang isang tao? So through genetic testing, it is used to determine the mutation of glucose-6-phosphatase and catalytic subunit G6PC gene located on chromosome 17q21. But kailangan nating tandaan na ang pag-measure ng G6PD enzyme activity after hemolytic attack may be falsely elevated or normal in times of hemolysis na posibleng magresulta sa mababang value. Therefore, we have blood tests to examine decreased hemoglobin and hematocrit, normal MCB or mean corpuscular volume, consistent with hemolytic anemia, hence bodies and or white cells on peripheral smear, and hence bodies removed from RBC by splenic macrophages, giving about the white cells. So, base sa nabanggit ko kanina, ano ba yung hence bodies? Kung makikita nyo sa left photo, yan yung sample ng hence bodies in which darkly staining region in the blood cells that are composed of hemoglobin precipitates. Oxidized hemoglobin SH group which ultimately lead to hemoglobin precipitation. While at the right photo, it is called the desmocyte in which the red blood cells that had hence bodies removed by splenic macrophages. How do we treat G6PD deficiency? For G6PD, no specific treatment needed. Avoidance of triggers of hemolysis is preferred method of clinical management. Ano ba ang mga dapat nating iwasan? The red blood cell destruction can be triggered by infections, severe stress, certain foods such as fava beans, and also these certain drugs.
These oxidant drugs have hemolytic effect for people with G6PD deficiency, which is needed to be avoided. The antibacterial agents such as sulfadiazine and nitrofurantoin or macrodantin, the antimalarial agents such as primaquine and dapsone, and other medication including phenazopyridine or pyridium, resburicase or elitec, methyltiononium chloride or methylene blue, and tolonium chloride or toluidine blue. Other medications that may be tried but whose effectiveness is questionable including other antimalarial agents such as chloroquine or arylene, other antibacterial drugs such as moxifloxacin or Avelox, and chlorampenicol. Other medications that include Soflomax, Diabeta, Micronase, Lasix, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and the street drug amyl nitrate or commonly known as poppers. Sa ibang taong apektado ng sakit na ito, ang severe hemolytic episode ay posibleng magresulta dahil sa pag-ingest ng menthol, tonic water, and some Chinese herb. The examination or testing of G6PD is essential as it is utilized to determine the cause of hemolytic anemia. So yung G6PD, ito yung nagpaprotekta sa oxygen-rich RBCs or red blood cell laban sa chemical na tinatawag na reactive oxygen species or yung ROS. So yung ROS, ito ay nabibuild up or nabubuo or nagiging active tuwing ang isang tao ay nilalagnat, may infection, umiinom ng certain na gamot, or either kumakain ng mga fabric. Sa madaling salita, kapag na-confirm na ang isang tao ay may G6PD deficiency or bumaba yung level ng G6PD sa kanilang katawan, ay wala na magpaprotekta sa mga red blood cell laban sa chemical na ROS. So, dahilan kung bakit namamatay yung mga blood cells at posibleng mag-lead into anemia. Dahil sa walang specific na treatment yung G6PD deficiency, ay mainam na ma-prevent natin ito ng maaga sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pinagbabawal na pagkain, gamot, and severe stress, and also infection na pwedeng makapag-trigger sa hemolytic episodes. Ano ba yung hemolytic episodes? Ang hemolytic episodes is a rapid destruction of RBC. So, sa mga tao may hemolytic anemia, ibig sabihin ay hindi na nakakapag-produce ang kanilang katawan ng sapat na RBCs para mapalitan yung mga RBC na namatay or na-damage. Kung kaya't, mahalaga sa mga baby na dumaan sa newborn screening upang malaman kung sila ay mayroong G6PD deficiency nang sa gayon ay mabigyan ng doktor ng mga listahan ng mga bawal na gamot, pagkain at iba pa. Kapag ang baby na may G6PD deficiency ay nasa sapat na edad na, ay mahalaga na turuan natin sila kung ano ba yung mga bawal at mga dapat nilang iwasan.